Magandang araw, Olonga po. Narito ang mga pangunahing balita na nakalap ng Batangapo News TV sa loob ng isang linggo. Anti-vagrancy, maikting na ipinatupad sa lungsod ng Olongapo. Mga chikiting, nagwagi muli sa mathematics competition sa Singapore. 60 seconds with Mario Esquilio ng Public Employment Service Office or PESO. At sa biyaheng gapo, mag-relax tayo sa Ambiance Salon and Spa. Sino ang nagsasabing hindi kayang daigin ni David si Goliath? Yan ang napatunayan ng Pilipinas matapos nitong talurin ang China sa International Mathematics Competition na ginanap sa Singapore kamakailan. Para sa kabuuang report, narito si Cathy Mancao Ramos. Nakuha ng Pilipinas ang 161 medals kumpara sa 153 ng China sa naturang kompetisyon. Dito sa Olongapo ay nakakuha ng bronze medal ang estudyante mula sa ikalimang baitang galing SPEDGI na si Neil Joshua Patsyag. Samantalang nakakuha ng medals of merit si Rico Daniel Mercado na grade 5 ng Centex at Alessandra Rafael Seva, grade 4 naman ng SPEDGI. Napakaswerte ng taong ito para sa mga batang gapo math champs sapagkat ilang linggo lang ang nakaraan na makapag-uwi din ng isa pang grupo ng mga estudyante mula Olongapo ng gintong medalya mula naman sa Hong Kong. Ayon kay Mayor Roland Paulino, napakadakila at mapagbunying panalo ito para sa mga estudyante natin. Nagbunga ang kanilang mga pinagpaguran. Magandang kinabukasan ang kakaharapin ng ating mga kabataan. Binigyang pugay rin sa flag raising ceremony ang mga estudyanteng nag-uwi ng karangalan di lang para sa siyudad, maging sa buong bansang Pilipinas. Maikting na ipinatupad ni Mayor Roland Paulino ang implementasyon ng anti-vagrancy sa Olongapo. Narito ang karagdagang report ni Binibining Arlene De La Rea. Ang anti-vagrancy ay naglalayon na malimitahan ang pagkalat ng mga batang kalsada, mga namamalimos at mga ulila sa magsaysay, rotonda at fendler matapos ipatupad ni Mayor Paulino ang City Ordinance No. 10 sa pangunguna ng City Social Welfare and Development Office. Totoo pong yan ay problema na ng ating city mula nung una. Yung mga vagrancy kasi na yan na talagang araw-araw nandyan sa street, which is ang role po natin dyan to prevent them to go to street. Nag-create ang city ng caring unit para po address yung problema na yan na naggagawa ng activities 24/7. Ang mga nahuhuli ay pinangangaralan at binibigyan ng pangkabuhayan upang hindi na muling bumalik sa kalsada. Sinisikap ng ating lokal na pamahalaan na bumalik ang dating kinang ng Olongapo sa pamamagitan ng hakbang na ito. Para sa Batangapo News TV, Arlene De La Rea nag-uulat. Sa balitang sports, USS Emory Estland nakipaglaro ng basketball at football kasama ang mga empleyado ng gobyerno at ang Lighthouse Amihan football team. Para sa karagdagang detalye, narito si David Bayaro. Pinangunahan ni Mayor Roland Paulino ang isa sa friendly basketball game kalaban ng mga US Navy mula sa USS Emory Estland sa covered court ng Rizal Triangle. Dikit ang laban, ngunit sa huli, natalo ang team ni Mayor Paulino sa score na 34-48. Kahit nadihado ang mga empleyadong Batangapo sa height, ang importante ay ang pakikipagkaibigan sa mga Amerikanong bisita, wika ni Mayor Paulino. At sa football, nilabanan ng USS Emory Estland Soccer Team ang Lighthouse Amihan Football Team na ginanap noong August 1 sa Remyfield Subic Bay Freeport Zone. Matapos magpalitan ng goal ang dalawang koponan, natapos sa all three ang kompetisyon. Ang USS Emory Land ay nasa Subic ngayon para magsagawa ng maintenance check, magkarga ng kanilang supplies at pati na rin ang rest and recreation ng crew. Kasama din dito ang iba't ibang programa nila na pangkomunidad tulad ng sports at mga medical mission. Lubos ang suporta at pakikipagtulungan ni Mayor Paulino sa mga ganitong pagbisita ng Amerikano dahil makakadulot ito ng mga employment opportunity na makakabuti para sa lungsod. Ito po si David Bayarong, nag-uulat para sa Batangapo News TV.
Ang Public Employment Service Office or PESO ay ipinanganak sa Olongapo sa bisa ng Resolution Number 16 kung saan pinahintulutan ng ating City Council para po makipag-MOA sa DOLE upang maging bridge between our job seekers and our employers. Lamang po tayo sa opisina, well-equipped po ang ating mga tao sa training, meron po tayo sapat na facility at malapit po tayo sa mga industriya na kung saan nangailangan ng trabaho. Kaya nga po yung mga taga Santa Cruz all the way to Subic, lumalapit pa rin po sa atin. So ang PESO po ay bukas po sa lahat ng mga taga Olongapo. Ito po ay non-fee charging. Kaya dapat po ay tangkilikin natin ang pangarap po ng ating punanusod na si Mayor Roland Paulino ay mabuksan po sa lahat ng mga Batanggapo ang PESO at mailapit po sa kanila. Mayor ako ng mga bumoto sa akin at mayor din ako ng mga hindi bumoto sa akin. Isang magandang senyales po na trabaho po yung gusto niyang gawin at yun din po ang paalala niya sa lahat ng mga department, magtrabaho tayo. Metro Olongapo Chamber of Commerce Incorporated or MOCCIE, bubuhayin muli ang Olongapo City Marching Band. Para sa karagdagang balita, narito muli ang ulat ni Cathy Mancao Ramos. Nag-donate kamakailan ang isang organisasyon ng mga negosyante sa lungsod ng pondo para sa Olongapo Marching Band at isang air-conditioned bus para magamit ng syudad. Ang pondo na nalikom ng Metro Olongapo Chamber of Commerce ay nakalap sa kanilang regular meeting na dinaluhan ni Olongapo City Mayor Roland Paulino. Ang Olongapo City Marching Band ay binubuo ng mga mag-aaral sa Gordon College. Karamihan dito ay mga scholar ng lungsod. Malaking tulong ang naturang donasyon mula sa mga negosyante para muling mabuo ang marching band ng Olongapo. Mahigit sa kalahating milyon ang nalikom ng miyembro ng MOCCIE. Hindi pa kabilang dito ang isang air-conditioned bus na dinonate ni Pocholo Galian ng Victory Liner. Nagpasalamat naman si Mayor Roland Paulino sa donation mula sa mga negosyante para sa marching band at sa bus. Para sa Batanggapo News TV, Cathy Mancao Ramos nag-uulat. Pag-asa Public Market, umariba sa kanilang target collection. Para sa detalye, narito nagbabalik ang ating kasamang si Sheila Sambilion. 100% increase ang naitala ng Pag-asa Public Market mula sa kanilang target collection ngayong buwan ng Hulyo. Ito ang ipinahayag ni Public Market Administrator Rosalind Reyes. Halos 400,000 ang naging collection para sa buwan ng Hulyo kumpara sa collection ng buwan ng Hunyo na umabot lamang sa 115,000. Ayon kay Reyes, nakamit nila ang mataas na kita dahil sa wastong pangongolekta ng renta. Ang pagbabagong ito ay resulta ng mga bagong programa na ipinatupad ni Reyes, kagaya ng regular na sanitary inspection sa mga stall at ang paglilinis sa kapaligiran ng palengke. Ayon pa kay Reyes, nagawa nilang pababain ang konsumo ng tubig mula sa dating 21,000 kada buwan, ngayon ay umaabot na lamang ito sa mahigit 7,000. Dahil dito, nakapagtalaga ng dagdag na 2 security guards ang nasabing palengke upang tiyakin ang seguridad ng mga mamimili. Para sa Batanggapo News TV, Sheila Sambilion nag-uulat. Kamustahin natin ang kalampagan tuwing Biyernes sa Rizal Triangle Park. Sasamahan tayo ni Ray Toledo. Sa mga music lover at gustong makapag-unwind, heto na ang kalampagan sa Triangle, a free concert at the park. Handog ng samahang musikero ng Gapo Incorporated or Samugay. Layunin ng proyektong ito ang matulungan ang mga retiradong miyembro ng banda ng Olongapo na may sakit at muli makabalik sa pagtugtog para sila ay may kitain. Mapapakinggan ang mga tugtuging rock and roll, country and western music, reggae, OPM, hip-hop, oldest but goodest selection. Maaring mag-request ng mga paboritong kanta. Matatandaan na galing sa Gapo ang mga sikat na singer sina Freddy Aguilar, Arnel Pineda, Sam Pagita, Joey Pepe Smith, Mike Hanapol at si Darrell Shai, isa sa finalist ng Voice of the Philippines.
Ang proyektong ito ay handog ni Mayor Roland Paulino para sa kasiyahan ng mamamayan ng Olongapo at naglalayong ibalik ang music industry sa lungsod. Para sa Batangapo News TV, Ray Toledo nag-uulat. Samahan nating mag-relax muli ang Batangapo na si David Bayarong sa Biyaheng Gapo. Bad trip talaga sa office, oh. Oh, bad trip. Uy, mura to, ah. After 8 hours of work, siguro naman, kailangan din natin mag-relax sa isang empleyado. Samahan niyo ako dito sa Ambient Salon and Spa para malaman natin kung paano ang tunay na pag-relax after an 8 hours of work. Let's go, samahan niyo ako. Relaxing time ba ang hanap mo? Dito sa Ambient Salon and Spa ay siguradong makakapag-relax ka at mawawala ang stress mo. Ambient Salon and Spa started way back in June 2011. We are a complete one-stop shop for all of our relaxing services. So they wanted something na one-stop place to go na nakakuha sila, marerelax sila, makakapagpa-beautify sila ng sarili nila. So that's where it all started. So they wanted to have something na pupuntahan nila na nandun ang lahat. Sa kanilang affordable rate, napaka-relaxing na ambience at super gagaling na staff, talaga namang sulit ang pagpunta mo dito. Buti pala nagupit ako ng kuko bago tayo papunta rito. Loko kayo. Hindi ko alam kung puts pa tayo rito. Okay, I think yung edge namin amongst sa ibang spa is of course yung aming high-end facilities. Very relaxing, very comforting. And secondly is we have very friendly staff. And third, we also have reasonable prices yung mga services namin. Super relaxing talaga rito sa Ambient Salon and Spa. Munti ka na ako makatulog kanina habang minamassage ako ng kanilang super galing na masu. So para sa inyo, bisita na kayo rito sa Ambient Salon and Spa para ma-experience nyo yung ganito kasarap na relaxing sensation. So hanggang sa susunod, samahan nyo ulit ako dito sa Biyaheng Gapo. Ito ulit si David Bayarong, nagre-report para sa inyo. Alis na kayo, magre-relax muna ako. Grabe. Bagod sa trabaho. Para sa ating ulat pang kabuhayan, narito ang listahan ng mga trabahong pwede ninyong applyan, lokal at abroad, mula sa SBMA Labor Center at Public Employment Service Office or PESO. Sa mga gustong mag-apply ng mga free livelihood trainings, maaaring magsadya po sa opisina ng Livelihood and Cooperative Development Office, kaya narito na ang mga schedules na galing sa ating LCBO. Mga Batanggapo, nais ko po kayong imbitahan sa International Coastal Cleanup sa darating na September 21, Sabado, na gaganapin sa lungsod ng Olongapo, Subic Bay Freeport Zone at Zambales. Para sa mga detalye, bisitahin lamang ang aming Facebook page na Information Connection sa Facebook/Olongapo Public Affairs. Nasaksihan na naman po natin ang mga pangunahing balita sa loob ng isang linggo. Para po sa Batangapo News TV, hanggang sa susunod na linggo, Abigail Gracia Legaspi ang inyong tagapagbalita. Mabuhay, Olongapo!